Hello guys, at ngayon naman ay mag-update tayo no, sa mga top trending stocks sa PSE. And syempre, don't forget to subscribe and pa-share na din if meron kayong time. Maraming salamat sa mga mag-share, magla-like, and syempre yung mga sa-subscribe dyan. And unahin na natin si BDO. Huwag natin pahabain pa. Diretso na. Ayan. So right now, na-hit na yung target natin na resistance, 138. And nag-ceiling to kanina, 142. So ngayon, i-check natin sa weekly chart. Ano? Ayan. O, diba? So right now, this is very, very huge for BDO. Because, yun na, no? Kung masusustain to, thin air na to, guys. O, diba? So, Andy Pop. Ayan. Pero meron tayong target dito syempre. May pattern po tayo. We have here cup and handle pattern. And syempre target natin dyan ito. Yung height ng cup, no? Which is ito guys. So pagka na-hit to goods na, 155. Okay. Ayan. Kasi ito medyo ano pa to guys eh. Medyo pala isipan pa yan. Baka kasi biglang pag-capitulate. Pagbentahan bigla, meaning pwede pang malaglag to dito. Ayan, so malapit sa 133, tapos yung support natin 131, malapit actually dito yan sa 132. Ah, diba? So yan po yung mga target natin, pero syempre pwede pa tayong mag-add in between support. Ayan, so pwede pa tayong mag-add dyan syempre. No? Dito, pwede dito support. Check natin ano, support. Support ng kailangan natin dyan. Ayun o, no? 134.8. Ayun, so pwede ron guys. No? Ayan, tapos eto pa. Yun nga lang, mahaba na yung week o. O, diba? So, tignan natin kung ano mayayari bukas ano, for video. And, syempre, sa malamang overbought na to. Ayan. Pero, right now, papunta pa lang sa overbought. So, diba? Meaning, tignan natin kung siya ay magdidire-diretso papataas or magkakaroon ng pullback dito. Ayan. So, pwede namang ganun eh. Pullback tapos diretso. Okay, papataas. Ayan. So, tignan natin ano. Ayan, kasi ang karaniwan na napitik pagka ganito guys. Overbought ano. Ayan. So, dito kay BDO iba. Ayan. So, pwede pa siyang mag-extend upside since thin air na to guys. Ayan. Pero tignan pa rin natin kasi this is very crucial point ano. Yung sa area na yan. Okay? Sa 138, tas meron pa dito guys. 139. So, ito kasi pinaka-peak eh. 139, ano? 0.8 or 0.75. Basta malapit dun. Ayun, no? O, diba? Kaya dun guys, nag-close. Okay, malapit dito. Yan, because ito yung pinaka-peak. Ayan. 139.8. Okay, basta malapit dun. So, tignan natin yan for video. Tapos, next, M-Wide. Medyo matagal tayo kay video. Ayan, so solid si video. Pag unsustain, thin air na yun eh. Okay, wala na tayong resistance dun. Okay, ba't ba video ulit? M-Wide na tayo guys. Ayan. So, isa sa mga trending ngayon, M-Wide. Excuse. So for this one, okay, abilin na natin yung lalamunan ko. Ayan. Natin lalamunan ko. Okay. So, ceiling tayo ngayon. For this one, kasi resistance na to, guys. 3.27. And, na-hit na yun. Tapos, meron na konting wick dito, no?
So, pagka nag-breakout siya, na next target natin, 3.35. Ayan. So, kitang-kita naman, ano. Ayan, so tignan natin. And overall, ito kasi itsura niya, M-wide. O, diba? So, palitin natin. Meron ditong gap down na malaki. And kung magdidire-diretso to, pwede ma-field to. And yung peak niyan, eto guys, 3.9 malapit para ma-field yung ano dito. Yung gap down for M wide, no? Ayan. And overall, strong ano kasi to, support. Eto malapit dito sa 2.99, ano? Ayan, no? 1, 2, 3, 4, and 5. Tapos, ayun. Nag-rally na siya. Okay? For M wide. Next, FCG. Wait natin, FCG tayo. FCG. So, ito naman, going down. Okay, para elevator lang, ayun. 0.77. Going down to guys. Ayan, so dito. And kung di mag-hold, pag-update na lang tayo ulit. Ayan, sa may ano nyo, next support. Kasi ito muna yun eh. Yung support niya eh. So, pwede pa ditong mag-hold dyan tapos tumalbog, ano. And yung resistance natin, 0.81 tapos 0.77. Ayan. And overall dito kay FCG, so, ito po yung kanya structure, lower high. So, may clue na tayo dito pag gaganito, ano. High, lower high, lower high. Low, lower low, tapos lower low. Okay? Ayan. Si 0.71 is still possible pa rin yan, ano? Since lower high tayo. Lower high, lower low. Bearish pag gaganon, guys, no? Ayan. For the meantime, for FCG. Next, SSI. Okay, so, sunod-sunod na, no? Na nasasama si SSI, guys, na may palaging trending, di ba? Pero kung titignan natin, may dalawang gap up dito. And remember, medyo mataas na din yung kanyang rally. Diba? And, pagka sinukat natin to, okay, from here, 1.56, tas hanggang dito sa peak. So, alos 47% guys. Not bad at all. Okay, pero anong to? Resistance na kasi to guys. Diba? Si 2.28. Okay, upon checking, 85. So, tignan natin kung saan, ano to, no? Kung hanggang saan to mag-i-stay dito, guys. Kasi pag ganito, ang normal niyan is magkakaroon na ng sell-off yan. Okay? Eh, no? Kung titignan nyo, ting-ting na, guys, eh. Pagka ting-ting na yung kanyang candlestick, or pat-pat na ganyan at hindi na mga solid na ganito. So, meaning, nag-lose interest na yan, guys. Okay? So, kumbaga, neutral, ano? So, tataas pa ba or bababa? No? Ayan. For now, is medyo ano na to. Kumbaga, neutral na kasi. Kung titignan natin, galit na galit. O, di ba? Yung kanyang RSI dito sa daily chart. Kaya medyo ingat lang kasi prone yan sa buhusan. Pagka ganyan guys, no? 2.28 tapos 2.09. Ayan. Next. BPI. Check naman natin to BPI. For BPI. Woohoo. Nag-rally din to. Okay, since noong kailan ba to? April 20, ano? From here, lapit sa 99, tapos hanggang dito, 10%. Not bad, no? And, kung check natin to sa weekly chart. Ayan, so silipin lang natin, ano? Silip-silip lang, guys. Uhu. Uhuy. Uhuy. Parang peka mukha to, no? Parang si BDO style na to. May something sa bank sector. Kaya sa mga susunod siguro mga videos natin is mag-update tayo about sa mga banko.
Okay, so malapit na rin to sa all-time high. For the meantime, pagka nag-add tayo dito ng resistance, ang next is dito na. Ayan. 114.78. Halos nasa 115 na yan. And right now, tayo ay nasa 109.5. Ayan, so madali lang pitikin yan. Okay, pa uptrend to. Kasi breakout dito guys. Remember, flip na to eh. Diba? So breakout, retest, tapos flip. And yung confirmation natin dyan, pagka siya ay nag-print out ng higher high. No? So, yung, syempre, pagka nilocate natin yung ano nyan, yung previous top, eto yan, sa 114. Ah, diba? Ayan. So, tignan natin yung FRBPI. Medyo solid ngayon yung mga bangko, no? Diba? Ayan. Pero mas solid ako sa Bitcoin. Ayan. So, di po ako ng hype kay Bitcoin. Because still I believe, no? Ayan, kasi doon lang talaga ako pumaldo nung last bull run sa crypto. Bitcoin lang malakas kasi yun yung pinaka safe, no? Pagka crypto ang usapan. Ayan, so going back BSC. So tapusin na natin 'to bago matapos pa ng iba. Still ranging 'to, guys. Si BSC dito sa 0.25. So nag-hold pa naman. And yung resistance natin dito 0.28. Ayan, pero pwede natin ito i-consider 0.27 if mag-a-add tayo rito. Ayan. So malapit 0.269, ano? And pagka nag-round off tayo 0.27 yan. So overall, silipin natin sa weekly. Weekly. Okay, so meron tayo dito ang trend line na pababa. Parang spaghetti yan. Okay. Taas-baba lang siya, no? 0.228 yung next, ano natin dito. Level of support. Support level. Ito tinatawag. Okay. Lower high, tas lower low. It means bearish to, no? For BSC. Since nung siya ay nag-peak noong 2021. Pero... ayan, kasi pag sinilip natin to, no? Nung last, ano niya, last run, so ilang percent, okay, parang crypto style to, yun. Medyo matarik, ano? Oh, more than 1,000%. So, inabot pa ng nasa 1,213. 1,300%. 13x, no? Kung nag-invest ka dyan ng 1,000, okay, naging ano na, 12,000 na kung nakabili ka sa baba. 12,000, 13,000. Grabe, no? Ayan, pero syempre, ano yan? One of a kind, kakaiba yan, ano? Kung PSE yung pag-uusapan natin. Ayan. So, madalang pa yan. Tapos meron pa, si, ano, si PHA, ganun din, ano, halos. Diba? Ayan, tapos... buhos-buhos, pag may time, take profit na. Okay? So, ngayon, kay BSC, tignan natin kung mag-hold to kasi meron nga tayo dito ang trend line. Okay? Ayan. Tapos, next, BSC, last two, web. Last two na tayo, mga idolo. Web, at magre-research ulit tayo sa crypto, guys. Ayan. So, mas committed tayo din eh. Pero, syempre, hindi natin pwedeng pabayaan yung mga subscribers natin, ano. Ayan, sa PSE. Ayan, kumbaga, nagbibigay lang tayo ng idea, no? For the meantime, pag sinilip natin to, going back, kay web, this is very crucial support. Ayan, no? Ayan, yung last time na na-hit to is nagkaroon tayo ng massive rally. Diba? Ayan o. 200%. Ayan. So, halos 250%, guys. Nung last time na night to. As long as na mag-hold dyan, ano? Okay? Hindi ko po sinasabi na pauulit yung ganyang run, ano? For web. Pero, pagka nag-hold, there's a possibility.
What if kung hindi? So, syempre, yung previous low natin dyan, eto guys. So, malapit dito sa 1.2. And kung malalaglag yan doon at magre-retest, may ilang percent from here sa may support natin, tas hanggang dito, negative 33%. Ayan. So, yun po yung downside niya. No? Negative 30% may get. Kung sa ID mag-hold. Okay? Ayan. Tapos sa daily chart, same lang din. Much better nga malaglag eh. Bakit? Because yun nga, pwede siyang pag-create ng bullish divergence dito. If ever guys, na malalaglag nga. Ayan. So, konting kembot na lang yan. Ano? Sumba-sumba lang ang ano yan. Katapat. Okay, pagka nalaglag, mas goods, ah, diba? Kasi opportunity yun. So, yun nga lang, yung mga nakabili sa taas, kawawa. Diba? Excuse. Last but not the least, MPI. What about this? Okay, ano ba makikita natin ditong kakaiba for MPI? So, siguro ngayon pwede tayong ano, mag-remove drawings. Okay, para ma-refresh yung mind natin kung ano ba itsura ni MPI right now. So, ngayon is meron na tayong retest dito nung 2020 tas last 2023. Okay? So, yan po yung magse-serve as a neckline, ano? For MPI. Ayan, so, just in case. Ayan. And, syempre, yung resistance pagka nilocate natin yan, meron, ano? So, saan? Base dito, ito siya. Ayan. Sa 4, guys, malapit. 4-4. No? Tapos, okay. So, ito po yung madalas natin binabanggit. Pagka breakout, possible, so magkakaroon throwback yan. Diba? So, breakout, pullback or throwback, then bounce. Okay? Ang mas magandang setup dito kasi is mag-retest ulit dito, no, sa may previous top niya, which is malapit dito yan sa 4.55. Neckline yan, ano? Kung siya ay magbi-build up dito sa taas. O, diba? Ayan. So, pretty solid to. Yun nga lang, dapat makapanik dito sa ano eh. Eh, sa may resistance natin dito, malapit sa 4. Diba? Daily chart. May gap up, pero may resistance. Yun lang. Yun lang, masakit. May gap up, pero may resistance, no? Uhu. Ayan. So, tingnan natin kung ano mangyari dito kay MPI bukas. And kay 200 day moving average. Bounce, bounce. And sana lang is mag-hold to, no, sa may taas ni 200 day moving average. I think tapos na po tayo. And maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye. I'm out.